Holiday exodus at mabigat na trapiko ngayong Kapaskuhan, ating pag-uusapan kasama si Department of Transportation Undersecretary for Planning, Timothy John Batan. Yusek, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali sa lahat ng ating mga listeners and viewers sa bagong Pilipinas. Yusek, kamusta po ang inyong assessment no sa volume ng mga sasakyan at mga pasahero sa mga public utility vehicles ngayong holiday season? Gaano po kalaki? Tulad ng Yes, Yusek. Tulad ng inaasahan natin at ng pinaghandaan ng kagawaran, tayo ay nakakakita na ng pagtaas ng dami ng sasakyan sa ating mga kalsada at hindi lang yan, pati sa ating mga paliparan, sa ating mga pantalan, ay dumadami na rin ang ating mga nakikitang dagsan ng pasahero. Ito ay inaasahan natin na magpapatuloy itong papalapit na Kapaskuhan at bagong taon at yan ang mga bagay na pinaghandaan ng ating kagawaran sa pamumuno ni Secretary Jaime Bautista para masigurado na kahit na sa despite nitong dagsana ito ay ligtas pa rin at kumbinyente ang ating mga pasahero ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sir, meron po tayong tanong dito mula sa ating kasamahan sa media na si JM Pineda ng IBC 13. Ang kanyang tanong kung may ginagawa po ba ang DOTR sa pagbigat ng trapiko sa mga major roads? Dito po sa ating mga major roads, isa po sa mga bagay na ginagawa ng kagawaran kasama po ang ating attached agency, ang Land Transportation Office o ang LTO, ay ang paninigurado na meron tayong sapat na mga enforcers on the road para matulungan itong mga nasisiraan, matulungan itong mga sasakyan na nagkakaproblema sa ating daan. So halimbawa, makakatulong to dahil sa habang kapag hindi natutugunan agaran ang mga nasisiraan sa sasakyan sa ating mga lansangan, ay mas nakakataas, nakaka-contribute ito sa ating traffic at congestion. So isa yan sa mga bagay na ating tinitingnan. Pagdating naman sa ating mga mass transport at sa ating mga public utility vehicles, sinisigurado halimbawa ng ating sektor ng RILES na sapat ang bilang ng mga tren at ito ay tumatakbo na ayon sa nararapat at sa dami ng ating mga pasahero. Pagdating naman sa ating mga ibang public utility vehicles, sa ating mga jeeps, sa ating mga bus, sinisigurado din natin na sapat ang supply niyan para tapatan ang dagsa ng tao sa ating mga lansangan. Ito, Yusek, madami pong nagtatanong. No? Magkakaroon po ba muli ng libreng sakay program sa EDSA Carousel para magbigay tulong naman sa ating mga commuter? Hindi natin nakikita ang libreng sakay dahil sa una sa lahat ito ay wala na pong budget para ipatupad at nakikita naman po natin na sapat na po at napaganda na ang serbisyo sa ating EDSA Carousel at ito po ay tinatangkilik ng ating mga commuters nitong mga nakaraan ng mga buwan. All right. Pero doon po sa napipintong rally or strike bukas po, Thursday and Friday, meron po ba kayong mga contingency measures para dyan at mga libreng sakay or mga emergency vehicles para po sa masastranded sa darating na dalawang araw? Opo, para po dito sa strike, tayo po ay merong mga paghahanda na nailagay. At kung maaalala po natin, hindi po ito ang unang strike na ating kakaharapin na konektado dito sa ating issue ukol sa PUV modernization. Kung maaalala po natin noong Nobyembre at earlier pa po this year ay hinarap na rin po natin, naranasan na rin po natin itong mga transport strike na ito at mula po sa ating karanasan dyan po sa mga earlier na mga strikes, tayo po ay naghanda ng mga libreng sakay, tayo po ay naghanda ng mga measures para po masigurado na meron pa rin pong magagamit na transport options ito pong ating mga commuters na maapektuhan.
Siguro po isa sa mahalagang klaruhin ay base po dun sa ating nakita noong Nobyembre, base po sa ating nakita earlier this year, ay hindi po natin inaasahan na ganoon kadami ang sasali po dito sa transport strike na ito. At napakarami po ng ating mga kasamahan sa sektor po ng public transport. Nandyan po ang Magnificent Seven halimbawa at ang kanilang mga miyembro. At nandyan po ang iba pa pong mga transport groups, transport cooperatives at pati po ang mga jeepney operators na nagpahayag po ng suporta sa ating PUV modernization project. Dahil sa sabi na nga po ng ating Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy po ang ating PUV modernization project at ito po ay naiintindihan at ito po ay sinusuportahan ng karamihan po sa ating mga transport groups, sa karamihan po ng ating mga jeepney at PUV operators. Kung kaya't po inaasahan natin na tulad po noong Nobyembre, tulad po noong earlier this year, ay hindi naman po ganoon karami ang makikilahok dito po sa transport strike na mangyayari po nitong susunod na dalawang araw. Sana nga po, ano, dahil sweldo pa naman at ayaw natin ma-stranded ang ating mga kababayan, lalo na ngayong Christmas rush. Mamaya, di bali po, makakausap natin sa mga nakatutok ngayon sa ating programa. Abangan nyo ang aming interview live dito po kasama si Sir Charlie Del Rosario, no, ang hepe ng DOTR Command and Control Operations Center. Ngayon, sir, tumungo naman po tayo dito sa PITX. Kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa kanila para naman po sa mga uuwi ng mga probinsya? Hingi lang din po kami ng update hinggil dito. Kailan po yung inaasahang dagsa ng mga pasahero sa mga terminal ng bus? Ito pong Paranaque Intermodal Transport Exchange natin. Alam po natin na yan po ay ginagamit na terminal para po sa mga provincial buses na patungo po sa Cavite, patungo po sa ilan pang mga destinasyon na southwest po ng Metro Manila. Yan po ay isang PPP, public-private partnership na pinamamahalaan po ng ating concessionaire. At meron po tayong mga tinatawag na key performance indicators na kinakailangan pong siguruhin ng ating operator na magagampanan. So yan po ay patuloy nating minomonitor at patuloy po tayong nakikisama sa ating concessionaire, ang MWM Terminals, para po masigurado na despite nitong dagsa ng mga pasahero na nag-umpisa na nga po at inaasahan pa nating dumami, ay mapapanatili po natin ang ligtas, mapapanatili po natin kumbinyente ang atin pong mga pasilidad, kasama na po dyan ang PITX. Yusek, follow-up lang ho, no? Magbibigay po ba ang DOTR ng mga special permits para ma-augment ninyo ang mga bumabiyahe papunta sa mga probinsya? Yung mga special permits po na ibinibigay ng ating LTFRB, yan po ay case-to-case na dinidetermina ng ating LTFRB kung may pangangailangan. At ayon po sa pangangailangan ng isang ruta, ay ito po ay maaring i-consider. Pero case-to-case po yan at naayon po yan sa mga panuntunan na inilatag po ng ating Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sir, kanina po ay nabanggit nyo na rin po ito yung sa ating mga tren. Ang aking tanong po, kung nakapag-ikot po ba kayo sa mga linya ng mga tren sa Metro Manila? At kung kumusta po ang paghahanda at pakikipag-ugnayan ninyo dyan sa PNR, sa LRT at MRT para sa darating po na holiday exodus? Ang ating sektor po ng RILES ay patuloy po ang pag-monitor sa atin pong mga operating lines, ang LRT1, ang LRT2, ang MRT3 at PNR, para po masigurado na sapat po ang bilang ng ating mga tumatakbong tren at sapat po ang kondisyon ng ating mga linya ng tren. Sa kasalukuyan po, wala naman po tayong nakikitang problema dito po sa ating sektor ng RILES at inaasahan po natin na makakatugon ang ating sektor dito po sa mga pangangailangan ng dagsa ng tao nito pong Kapaskuhan. Yusek, ano naman po yung update sa mga paliparan? Ayon ho sa Bureau of Immigration, 1.5 million arrivals po ang inaasahan nila this holiday season.
Kamusta po ang inyong coordination sa mga paliparan, lalo na po sa mga terminal ng NAIA? Tama po yan. In fact po, ayon po sa ating ayon po sa MIAA, ang tagapamahala po ng ating Manila International Airport, inaasahan po natin na abot sa 138,000 katao ang inaasahan nating gagamit ng ating NAIA International Airport. At sabi nga po ni Secretary Bautista nang recently po siya ay tumungo dito at nag-inspect para po masigurado na handa ang ating ang lahat ng terminal ng NAIA dito po sa dagsaan ng pasahero. Sa kasalukuyan po, ang maganda pong tingnan, nagkaroon po tayo ng parang test run noong Undas. Nakita po natin na yung dagsa po ng tao noong Undas ay kaya pong i-handle ng ating NAIA. At ang mga nakita po natin na pwede pang ayusin ay inaayos. At isa po sa mga naging resulta niyan ay ang napakaganda pong on-time performance ng NAIA ito pong nakaraan ng mga buwan. So halimbawa po tayo ay umabot na sa 84% na on-time performance. Ibig sabihin po niya na 84% sa lahat po ng mga scheduled flights ay on-time sa NAIA. At yan po ay patuloy pa nating tinatrabaho upang ma-improve at mapataas. Okay, bilang panghuli na lang po, USEC, baka meron po kayong mensahe at paalala sa ating mga pasahero at sa mga public utility service operators ngayong holiday season. Siguro po isang paalaala lang po tulad na nga po ni ang sinabi ni Secretary Jaime Bautista, talaga pong inaasahan natin ang dagsa ng mga pasahero, ang dagsa po ng mga gumagamit ng ating mga pantalan, ng ating paliparan at ng ating mga public utility vehicles. Siguro po paalala na lang po sa ating mga pasahero na intindihin po ang ating sitwasyon ngayong Kapaskuhan dahil normal po ito. Taon-taon pong nangyayari na dumadami po ang ating pasahero, taon-taon po na dumadami po ang gumagamit ng ating mga jeep, bus, tren, paliparan at pantalan. At lahat po ng mga preparations, lahat po ng paghahanda ay isinasagawa ng inyong departamento, ng inyong kagawaran sa pangunguna na nga rin po ng ating kalihim, Secretary Jaime Bautista, na nagbigay po ng direksyon na siguraduhin ang konbinyente, accessible, safe at affordable na transportation system para po sa ating mga mananakay. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Transportation Undersecretary Timothy John Batan. Salamat din po. Magandang hapon sa ating mga listeners at viewers.